Ako mga kuturan sa kaupo ninyo sa pagsimba naman sa Ginoo. Praise the Lord. Isa ini ka special na butang. Mayari kita nagatipon sa balay sa Diyos. So, praise the Lord. Pinakalipay sa Ginoo nga makita ko mga new faces dali bago ma-convert. Hindi ko na makilala ang iba. So, ginagaya ko ang Ginoo nga His grace is sufficient for us. Praise the Lord! Kaya gina-appreciate ko man ang Ginoo. Salamatan kay Brother Rooney, Siringaga, siya na-baptized man. Dugay man ang mga pangamuyo man siya. Sa una, danay mo kami ni katagahan sa mga plaza, sa kalibutan ng mga obra, mga kutuba. Ginadaya ko bilang Diyos ng sabat niya ng Diyos mga pangamuyo. Sa nag-Bible study, dito sila ni Brother Rooney sa Ida, nag-prayer yung kasingit ko. Yung pila nag-ring ang cellphone. Kaya, sila pang sabat ng cellphone, sila yung Brother Nani siya. Brother, si Brother Rooney na decide to baptize. Sila ko, singa na siya na nag-prayer ko para sa iya. So, siya na lang ang Ginoong ang Diyos mga kuturan nagatawagin sa iyo mga katawahan. Hindi lang sa aton, kundi sa iban man, sa tanan nga gusto niya pagkatawag. Praise the Lord! So, ang Ginoong ang hambal na niya wala kamo nagpili sa aton, kundi ako ang nagpili sa iyo. So, we are blessed people this morning that we are a part of His kingdom. Praise the Lord! Let's clap our hands to the Lord. So mag-tindog kita sa sininaaga, dalayawan ang Diyos, no? Praise God. Tamalan naman natin ang pulong sa Ginoon. Let's open our Bible in the book of Isaiah. Chapter 56, book of Isaiah, chapter 56. Magbabasa kita alin sa verse 4. So, Ginoo nagamba, "For thus said the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant, even unto them, will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters, and I will give them an everlasting name that shall not be cut off." This is point number 6 and 7. "Yeah, also the sons of the stranger that join themselves to the Lord, to serve Him, and to love the name of the Lord, and to be His servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenant, even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings, their sacrifices shall be accepted upon my altar, for my house shall be called a house of prayer for all people." Hallelujah, hallelujah, Lord, we honor you, we love you today, we worship your name, we humble ourselves to you, God. Your word is holy. Your word is so high, Lord. Give us more knowledge, O Lord, today. Enlighten us, Lord, with your precious word. For without you, Lord, we can't do nothing. Hallelujah! Ang iyong mga pulong, Ginoo, puno sa pamuhi, Ginoo. Puno sa bugay, kanagahatag kusog, encouragement, enlightenment sa aming kabuhi-amay. We love you so much today. Hallelujah! That we are a part of your kingdom, O Lord. Praise God, hallelujah. Bless us today, O Lord. And be with us, Lord, this morning. Bless your word, O Lord, today, O God. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen. Praise God. You may be seated, mga kapatid. Sa ilig, masiguro na matiyan na ilig ang mga pangunahuna. Pero, na panamig sinin mga kuturan, kaya na-text ko naman hindi dito sa baruta. Ginoo na kambal sa mga eunuchs. Sinanya din niya, choose the things that
and choose the things that please me and take hold of my covenant. Kamo ni ang hambal, ang promise ng Diyos sa mga eunuchs. Mga eunuchs sila ni na bedkeeper. Sila na in charge sa palasyo, sa mga rooms, sa mga queens, sa balay, sa mga hari, mga kultura, may mga eunuchs. Ang Ginoong naghambal din sila. Naamoy niya din hambal sa Diyos sila. Nga nagapili sa mga butang, nga nagapahamuot sa akon. Nga nagabantay sa akon katipan. O? Oh? That even unto them, ang maling promise ng Diyos, yeah, I will give in my house within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. Praise the Lord. So, iliyon galing mga kultura, ang mga butang na kapahamuot sa Diyos, means, piliyon ka adlaw-adlaw. Ikaw ikla, ikabuhi na ito, ang butang na kapahamuot sa Diyos. Pumahin mo i-prioritize natin sa atong kabuhin. Pasalabiho natin. Kailangan, nagabantay kita. Tagilahungod, tagil, kadaadlaw, mapahamuot ang Diyos. Say amen. Amen. Hindi lang kung Sunday lang. Starting Monday to Saturday, doon ay kita kumahan. Doon kita, hindi kita aware na mga katawan kita sa Diyos. Remember this, itawag kita sa Diyos mga kuturan, kaya kilala yan ang heart. Kilala na kita mga kuturan, na kita ang mga tao ang maka-please. Say praise the Lord. So kung may ari kita sining awareness, at may ari kita sining desire, na humbo naton, pamalandungan naton, kada adlaw, bisa masakop kita sa iba ng mga trabaho, mga buhit sa sining kalibutan, may ara din niya. Kita nga design. Na kung may chance, na kung anong mga butang sitwasyon sa awang kabuhin, na kinala mapahamuot agit ang Ginoo. Say amen. So, dalalada ang atong mga panghambal, bantayan tagit ang nagagawa sa atong mga bakba. And sometimes, hindi kita aware. Nagka-pray man kita, gusto kita mabless. Kaya ang Diyos gusto kita mabless sa iyang mga katawahan. Amo na nagitawa kita sa Diyos. Bago kaysa hindi kita aware mga kultura na nagagawa sa atong baba, hindi in line sa pagtuo, pag hindi in line sa will sa Diyos, pag hindi kalamutan sa Diyos mga kultura. Kumbisa, ang atong mga buluhaton, ang atong mga attitudes, ang atong yung mga dealing sa parehas sa mata. Huli gali sa utod ta, bisag pa sa sulod sa balay ta. Nagkakalipat kita mga kuturan nga hindi pleasing sa ato bang sa Diyos. So that amuna na hindi kita happy. Sometimes hindi kita happy. Bisa hindi kita mag, hindi magbulag ang ginatawag ng mga kabugatan sa atong kabuhin. Hindi kita, why kita peace? Why kita mga kuturan sa ginatawag na mga blessing sa Diyos. Tungod resulta ina na ang Diyos hindi ta mapahamuot sa atong kabuhin. Say amen. Basta sini nga agama kuturan nga ini promise ang Diyos. Hindi lang I believe sa mga Israelites, hindi lang sa mga eunuchs, hindi lang sa mga katawan sa Old Testament, kundi man sa taksa-taksa niya, even niya sa ilah na taksa-taksa na pagkatawagod sa Diyos. Ang promise ang Diyos, magalambot man sa ilang mga kuturan, na ang Diyos mag-bless, ang Diyos mag-honor sa mga tao na makapahamuot sa Diyos. God will bless you and God will honor you, and I believe God will change your situation and God will answer our prayers mga kuturan kung atong himuon ang atong kabuhi nga mahalamutan adlaw-adlaw sa atong bangsang Diyos mga kotona. Dala na sa atong mga kinamagtuan. Dala na sa tanantang mga buluhaton mga kotona. Bisa pa sa atong mga bisti, sa atong mga ginasok-sok, no? Nang taon na itong si Espiyo, kung nagpang-Espiyo kita, mga kotona,
nga kumbala bagay sa atong bilang tumuluo na part na sa kingdom sa Dios, kumbala pleasing sa atong bang sa Ginoo o kung hindi. Say amen. Kaya dito ya bugana sa bugana kung ma-please nato ng Diyos. I believe you will be surprised nga ang Diyos maghahatag sa mga butang bisan pa mga bagay nga wala mo ginapangayo sa Diyos. That He will give you the desire of your heart. Trust in the Lord and do good, that He will give you the desire of your heart. Say amen. So hindi lang mga tuturan nga ma-please ng Diyos kundi yung may promise ng Diyos. Pag-aalala ka mo sa Paul, pinaka mga tao dali sa Old Testament, nga na-please ang Diyos sa ilang buhi, kag ang Diyos nangin maayo. Kag gitagaan sila sa ngalan. Kaya mo ni-promise ang Ginoon, labaw is better than sons and daughters. Number one, si King Solomon. Si King Solomon, pagbulos niya na hari sa kay Father niya David, isa sa kabata pa, very young, lamharon. Kag one time, niya King Solomon went to Gibeon for sacrifice, sa paghalal sa Diyos, sa mataas na doon dito sa Gibeon. Kag niyan, sa naghahalal sa mga kuturan, the Lord appeared him in a dream by night. Kag ang Ginoo, napakita siya sa damgo. Nagpahayag siya sa damgo, isa ka talagang iyon. Kaya sinong isang Ginoo sa niya, Solomon, niya ask, what shall I give you? Open. Ano na tara niyo, open ang hambal sa Diyos. Niya tayo, pasakihata ko sa iyo. Kaya sa bago si Solomon siya niya, niya Lord, niya timbutan mo ako, nga talos ako ang amay si David, niya bisan ako bata pa. Kaya ginoon, hindi ko pabalo mag-judge, mag-rule sa imong mga katawahan. Kaya kahit ibutang ako sa imong katawahan, naging pili mo, mga pinili ng mga katawahan. Sinya, Lord, hindi ako makibalo, magwa at magsulod. Sinya, give me an understanding heart. Kaya tagai ko sa mga puno ng tagipusuon. Kaya ako makibalo ako that I will discern between good and bad. Sinya para kabalo ko ma-judge sila, kabalo ko si maayo o malakot. And verse 10, 1 Kings chapter 3, verse 10, basahin nila ang mga kuturan. Niya, and the speech please the Lord that Solomon had asked these things. Niya talang niya yung pamuno niya nakapahamukot din sa Diyos mga kuturan. Wow! Maigo yagin. Nagsanto yagin. Sa will sa Diyos, sa buot silingon sa Diyos. Although, na may freedom siya sa pagpangayon sa Diyos, sa bisan ano mga kultura. Pero si King Solomon, isa na maalang pag-gadling na tao. Na wala siya ng interest mga kultura sa mga butang ng mga para lang sa iya pagilingon. So bumahari, si King Solomon, gusto niya mga kultura nga marule ang katawan sa Diyos paagi sa pagkamatay. Kasi sa Biblia na please din ang Ginoo. Yung na nahamukan din si Ginoo ang pagpangayo. Sinas ang Ginoo niya tungod at pangayo pa sa sinigamutan, sinya, I have done according to your words. I have given thee a wise and understanding heart. Yakap nga wala na si kaangay sa imo, sa unanin mo, sa ulihinin mo. Tag wala ka sa mag-aaray sa imo, labaos. Yakap ginadugang ko man, ang wala akong ipangamay. Yakin mo ang manggan, kadunggan. Tag-angkap na tugan, tag-angalan ni Solomon, naglaknan sa kalayan sa luta, mga kundan. May isa siya kamaalam, na hari tan ang Diyos nag-uupon kay King Solomon. You see, hindi rin natin makita kung ang Diyos ma-please sa tao, ang Diyos bugana gid sa iya kaayo mga kultura. Makita natin yung isang pangbutang na wala yung pangayo sa Ginoo. Yung mamula ka na pangayo sa malawi niya kabuhi,
Kag wala ka ng pangayo sa kabuyusin mo kaaway, na kag wala ka ng pangayo sa manggad, sinyari ka ron, sinya idugang po sa imo. Praise the Lord! Pati ang butano, wala akong ginpangayo. Di na ako makita ang kuturan. Nga kung mag-please na yung ginoya, ang napatinta na ng mga unexpected ng mga butang, idugang yung sato. Kaya, He is abundance God. Diyos siya nga maalwag. Diyos siya nga matarong mga kuturan. Kaya kita mo, hindi ang nga, nabi sa luma, nasa sumong, yung mula. Sa Byzantine, i-prince mga kuturan ng gospel, ang alam ni Solomon, naga-arise din makutura. Masampit din ang alam ni King Solomon. Diba sa mga kumpanya ko nag-obra kita, kung ma-please nato na itong mga manager, mukhang naga-alabot-abot man mga bonuses, na mga gifts, no, sa mga abroad, kutura. Kung nahamutan ka sa mga general manager dira, alamot sila mga kontra. Nga incentives nila mga kuturan na ginadugang sa inyo nila kon na hamutan. Amo man ang mga kuturan sa Diyos. Kaya ang Diyos na please mga kuturan. Kaya nga ang naigo kini Solomon. Nga na please din sa mga kuturan ni King Solomon. Kaya nga, He is a righteous God. And He did righteously to all men. Say amen. Diyos sa iyang matarong mo. Pag nag-arol na sa iyo, wala pa yung mga tao sa kalibutan, tarong mo sa iyo ng Diyos. Kaya Diyos yan nag-arol, muna yung iyong ginahimo sa atong mga katawan. No? Bisa ng tao tunto, bisa ng tao hindi tarong, bisa ng tao ay dumdum sa Diyos, ang Diyos yan nagpabili na tarong kagugana sa tao mga mga. Kaya ako nagpapaulan, kaya nagpapainit, bisan pa sa mga sinners, sa mga tao, kaway kakilala siya. Amo na ka, kabugala ang Diyos. Sa si King David, umuman, ang father ni Solomon. No? Si King David, na please man ang ito siya. Bisan sa una nga, isa sa ka shepherd boy. Kaya hindi siya mga kuturan, hindi siya doon siya bagay na maging king sa Israel. Pero bangod na please ang ito sa kabuhin ni David. Kasi David, worshiper na tao. Basahin sa Psalm 69, 30 to 31. Nga, I will praise the name of the Lord and magnify and give Him thanks. Nga, kay kasumbong sini, kalamutan, nga halang sa atubang sa Dino. Kasi David, yung muna isa, yung worshiper siya, kapaladayaw sa Dino. Kaya nag-keep sa covenant sa Dino. Si Solomon, amo man, ni Solomon loved the Lord and walking the statutes of David his father. In the statutes of David his father. May gugmaon sila, ginahuktan ginila, ginasunod ginila, ginabantayan ginila ang covenant sa Ginoo mga kuturan. Kaya nga, ang covenant sa Diyos, amo na sa mga kuturan, ang number one na makapahamuot man sa iyo. Kung ginabantayan nato ng iyong covenant, ginasunod na ito, gina-obey na ito ang iya ko bina. Say amen. Amen. But choose the things that please me and take hold my covenant. Dua. Nagabantay pagin sa covenant sa Ginoo. Hindi marami sa ito, hindi marami sa ilang mga kultura, hindi nga promise, kundi para sa tanan. Para sa atong saya church na ang Diyos ma-please mga kuturan kung taga-atak kung himuunta ang mga butang ang makapahamuon sa inyo. So manata ko sa inyo sa pila ng mga bagay na makapahamuon sa Diyos. So number one, with the same, isa na nakabagay na makapahamuon sa Diyos. Kung naka-witness ka ng iningi outstation na ito, mga witnessing, pag-witness na sa mga tao, gina-testify ko ang Diyos, isang nakabutang, isang nakahalag na makahamutan sa Ginoo. Sigiyon mo lang witness, ay, makita ang mga kuturan ang Ginoo mag-bless o mag-moves. Hindi lang makonvert ang imo pamilya, hindi lang makonvert mga kuturan, kundi ang Ginoo mag-honor. Praise and worship,
Prayer. Sana ka makapahamukot man sa Diyos. Prayer mo lang na bandayaw, no? Kumakat po sa dayaw, dayaw na prayer. Pasalamat sa Ginoo. Talinti na na yung... kung ano na ginabasag mo, kung nagbalatian, kung ano na lahat. Talinti na, kagayawan ng Diyos. Kag, simba ang Ginoo mga mga mga. Inamakaplis at ubang sa Ginoo. Praise God. So sa atong buhi, ang Ginoo hindi malayo. It will change our situation. I believe nga mag-change ini tanan mga kotoran. I believe nga ang Diyos mag-move, nag-ono sa mga buta nga ayon sa iyawin, ayon sa pagto. Everybody say amen. Muntad na wadlaw, ka-aware kita, pundon takit, ngayon. Diba ang basa ng Bible? Nabuhi kita ng halat sa Diyos? Yes. Ha? Romans chapter 12. Si Paul ang hambal na, nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you might present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is your reasonable service. Iyang lawas ka, kabuhi ka, halat sa Diyos. May presbon kita. Nga hindi, galing ang mga buhi, natang mga buhi, mga kuturan. Kagway kita, hindi kita aware na may Diyos kita, kagintawa kita sa Diyos. Kagway presbon kita sa Ginoo. May duty kita mga kuturan. Hindi tama, hindi wise, useless, nagintawa kita sa Diyos. Ngayon na mga buhi kita, nadawaay lang Diyos mga kuturan. Kagway kita gamot, kagway kita ginsindi, duroy lang duroy, kundi yung mga makakadto, kundi yung mga kwan mga kuturan, sige na kasige, hambal diri, hambal dito, waay mga kuturan nag-analyze, kagway nag-hamok, sinya ang may dalungan mag-hamok. Everybody say praise the Lord. Kailan na mag-hamok kita? Kag-realize na ito, ngayon hindi na kita pareha sa una. Tao na kita sa Diyos. Kag may Diyos kita na ginasimba mga kuturan. Nabisang sa atong trabaho, ang Diyos na gataabot, na mag-magnify ang Diyos, kag mag-glorify ang Ginoo mga kuturan. Sa atong honesty, kag sa atong sincerity, kag sa atong pagkatumulo mga kuturan, siya siya in your life before all men. Say amen. Labi may mga specific mga kuturan na mga instruction bilang tumulo. Kita mo siya sa trabaho mo, sa mga amo nyo, sila niya makubra ka mo, hindi sa mata, ha? Niya kayo wala kita laalagad si isa lang amo, sa lupan mo, yung amo niya may amo, bakit kita? May master, bakit kita? Praise the Lord! I love to praise the Lord! Ginaigugma tabla ang paghimo sa blessing sa Diyos mga kutura. Awan ang purpose na kita huwag kita sa Diyos. Lainin kita yun mo. Bisa din, lainin kita. Kaya ang Diyos ka paabot sila. Namin naging nadugay na kita sa church. And I believe, bisa magdugay kita sa church, hindi kita masatisfied. Hindi kita maging happy, mga kuturan. Kung ang aton kabuhi, hindi man pleasing sa atubang sa Diyos. Hallelujah! Ikalamanan, hindi tagalina well. Mga landong lang tayo kung Domingo, pagkalunis mga kuturan, hilway, pamatsyagan tayo, hilway kita sa kanan ng buta. Pamatsyagan tayo, parinas mga kita sa mga tao sa kalibutan, doon hindi kita tumulo. Pero hindi, although isa may freedom kita, hindi. Itaga kita freedom sa Diyos, but ang Diyos nagpaabot, nakabalo kita magpinig, some good kat bad sa iya tubang mga kuturan. Philippians chapter 2. Nga kinahan ang Diyos kapabot, kabalo kita magpinig, kabalo kita wala magpain, this is bad, this is not right, kagamunay kalamutan sa ating bangsa ninyo. Di ba may uligos kita? Na naghahata conviction sa aton? Ang unwinted sila sa Biblia, nag-upod sa inyo? Nag-upod sa aton? Nga bisan why kita, bisan diin kita ang lugar magkanto mga kuturan. Kung intact ang atong relasyon sa Diyos, ang Diyos nag-andog sa inyo kung nag-alay, guys, sa inyo. May spiritual senses kita. Nga ba-discern na itong
bisan pa ang mga lugar na hindi bagay sa ato. May spiritual citizens kita nga naga-teach sa ato, nagapabaktiyag sa ato bilang tumulo, Holy Spirit, born again, na mga holy people kita. Praise the Lord. So, hindi na promise, hindi lang sa mga eunuchs, hindi lang kay King Solomon, hindi lang kay King David, kundi sa aton man mga kuturan. Subo nga part kita sa kingdom sa Ginoo, part kita sa balay sa Diyos, ang Diyos na gambal, sila niya. Niya kung piliyon niyo ang butang na makapahamuot sa aton, sila niya, tagaan pa kamo sa aton balay, sa place, doon mga kuturan. A place within my walls and a better name. Place gani, may duog kagin sa Dios, may hulot ka sa iya presensya. A place of rest, a place of comfort. Kung subo maari kita sa balay sa Dios, we have a place of rest, comfort, and you can commune with God, mga kuturan, sa balay sa Ginoo. Amo na nga, we are satisfied. Happy kita. May contentment kita. Subo nga ari sa balay sa Diyos. Kaya nga, may duog kita sa Ginoo. Tungod na please ang Ginoo sa ating kabuhin, mga mulo. Everybody say amen. Mag-worship ka. You can in and out sa presence ng Diyos. Hindi problema, mga kuturan, ang grasya sa Ginoo. May hulot na gipirmi. May ara kagin permi. May lugar kagin permi, mga kuturan. Pero sa mga tao, hindi nakapahamot sa Ginoo. Bisag presensya sa Diyos, mga kuturan, do halo sila maka-sit-in. Halo sila, mga kuturan, makatambit sa presensya sa Ginoo. Nag-a-affect sa ilang uwi, mga kuturan. Say praise the Lord. Kung mga muyo ka, Diyos mamati. Matandog mo dahil ang Ginoo, ang iya presensya. Kaya mo na ang atong duog sa Diyos. Hindi lang posisyon, kundi may pulot tagid sa iya presensya, sa iyang grasya. Subo nga, nangin-pleasing kita sa atubang sa Diyos. And I will give them a better name. Ha? Munang promise ng Ginoo, mas maayong mangalan, labaw sa mga anak na lalaki, sa mga anak na babae. Ano iningala na hinahatag sa Diyos sa ato? Reputation, a better name, nag-aabas ang atong reputasyon, reputation na. Reputation, either good or bad, ba? No? Ha? Subong katawan kita sa Ginoo, kataas ang hinahatag ng reputasyon sa Diyos sa ato. Ha? So, una, ang reputasyon na sa community, mga bugoy, iba sa ato, mga bugoy kita. Kabad sa atong reputation, di ba? Ibang lobo, kung naman nila ang mga bad ng mga reputation. Pero sa kambot sa church, mga kuturan, ang Diyos naghahatag sa atong sinahayong mga reputation. Reputation na mas maayo pa sa mga anak sa tao. Sa mga tao, sa sining kalibutan. Dumdumo na ito, mga kuturan, mas ilipat kita nga kadako sa respeto sa mga unbelievers sa ato. Bangod sa ngalan sa Diyos. We are called a good people. We're good people. We're a Christian. Real Christian. Born again Christian. Say amen. Amo na atong reputation. Hindi na pareha sa una. Subong ari kita sa kingdom sa Diyos. Iba nga rin nag-aarap nagnamig pagkita ng atong ngalan. Nakilala pagkita sa atong lugar. Ha? Bangod sa Diyos na atong nakilala na. Dito sa aming lugar, may isang kapamilya, mga kuturan sa Tumulo, sila ba yun? May establish na ginagayang, ilayang pa, reputation. Panawag sa mga tao, mga godly family. Eh? Di kundi mag-please ang Ginoo, di ba? Kung amo ng paglantaw sa mga tao sa ato, pwede nga iwan na subong ang panahon. Kadaan mo sa kinatawag ng mga Christian, really mamakita sila kabuhin real na Christian. Tantunay na tumulo.
Diyos nun ng mga tumuluhog. Na. Pero sa ato, sa apostolik mga kulturan, dira nila makita. Why? Kaya nga, hindi niya sa atong puso, hindi niya sa atong abilidad. Demonstration sa Holy Spirit sa atong pag-uwi. Hindi masunod sa mga reliyon ang demonstration, ang power sa Holy Ghost nga nagpapangikot sa atong pag-uwi ng mga kultura. Nag-shine ang matuhod ng Christian. Naway, bisan naway, hindi ka sabi iwali na sila lang, pero makita nila ang doon na. Makita nila sa inyong pag-uwi. Makita nila sa aton nga gawin, mga kapatid. Kaya ang muna rason, may nadalaman sila. Si Sister Gloria, may nadala sila. Kaya nga, believe sila ang mga tao, mga kapatid. Kaya hindi mo kapagod, napagod yung sila, mga kapatid. Nga ang Diyos, mahimaya sa aton kumulit. Kaya hindi kita pleasing sa mata sa tao, hindi pleasing man sa aton bang sa Ginoon. Everybody say praise the Lord. Dalang Biblia na describe kung ano ang mga kultura ng atong reputasyon, ang atong status mo. The Bible says, "For ye are a chosen generation." Taas-taas, ye are royal priesthood, an holy nation, and a peculiar people. Mga tao nga wala kaamay. Imagine, tao nga wala parehas. Lain kita sa iban. Kaya nagkabit ng kalibutan na lain ka sa iban. Tuod, lain din man kita sa iban. Kalabanan mo na itong mabatian ang mga testimony sa mga young people man dito sa amon. Yung mga pangamba, kung sa ilang mga classmates sa ilan, dito lain ka mo sa iban. Sigur dito, huwag man na, lain ka sa iban. Hindi niya lang pagkayon niya. Kung sige nun, kung mga nagkapalda ka mo, kung nagdulain ka mo sa iba, hindi ka mo niya. Kaya nga kung matuhod nila, peculiar people kita mo. Be proud. Hindi ka mangupos ka. Hindi ka mahuya ka. Tagliwaton mo mga kultura ng standard mo. Tagiparehas mo ang itsura mo sa iba para ka daw parehas naman sa iba. Para daw friend mo mga kultura. Bayan ba? Mayo ka nila mong sinis lang alain ka hindi mamayo para makapamalandong sila na makadesisyon sila na mag-design ko mag-observe sa atong simbahan mga kotoran. Yes. Praise the Lord! Yes. Mauyan kita ha? Masinis sila na, wait, hindi ma? Tinita mo yan? Isugin, i-witness. Nasa una niya eh, yung prosubong, kinbako na ko sa Diyos. Na lang proud ka, wala kang fidelity ka. Kaya Diyos nagpamati. Kaya ang yawa nagpamati, mga kulturan. Luwa mo na lang abutan mo. May mga panguna-una ang naglambot sa ato. Luwa mo na lang abutan. Kung sino i-please mo, ang Diyos ako ng yawa. Eh, dipindi na sa aksyon mo. Dipindi na sa mga ginahimo sa mga kulturan. Kung bala naghimaya sa Diyos, ma-please ang Diyos. O kung nagapabor sa Yawa, ang nagapabor sa Yawa. Hindi po kalain na nagagulwa sa baba, ito ma-please mong Ginoon. Hindi. Pag buhlak sa kandaw ng mga kulturan, kung ano-ano na lakay na habit, na naanad, data ng mga kulturan, kasakit sa itong mga mbal, yutay ko, singkit, kasong, kagal, mga kumod, kagala, ano na mga kulturan. Ay, kabukat, bisa ng atmosphere sa balay, kagamukat ng mga mga. Experience sa tanah, no? Say amen. Amen. But, ang inawali ko, experience siya, ano na kaakol ka din eh. Remind na lang ni siguro. Pero I believe na ang pulong sa Diyos, ka-gracious again mga ko doon. The more ginawas ulit, the more na nag-clear. The more na pulo sa kabuhit mga kultura. Palapakan ng Ginoon sa inyo. Hallelujah! Gusto ko yung sulit-sulit, gano'n yan. Iti tao, tapos sa naanad, tapos yung malipat mo. Pagkatapos yun ba?
pagkabuwa simbahan, pagkabuwa sa balay, pagkalunes, lagi-lagi ng malunisan, ahway na ito. Tinisako ko. Ano ba? Hindi na ko prayer, pabalik mo na lang yung mohon ko. Hindi ako sa sako, kaya kailangan aware ang mind mo. Ara ka sa awareness, may i-place mo ang Diyos. Kung wala ka ubra, pag-ibahin sa ubra na ma-place mo ang Diyos. Hindi ka nga tungamo, alam na sa higada, o kung lang tao, tibida, no, na huwag din pabukod, huwag din kayuhan mo ng puto. Masilin ko na, kaya, pag start mga buturan sa works of baluta, amo na ang gin-apply ko. Kung huwag ko, bra, magwa ko na mga buturan, hindi huwag naman ko to church mo. Pray ko, hinuwag ko. Kung huwag na ko na, bra, magwa ko na sa palibot, balay ka, mamaskar to, magmahag-istorya sa mga tao. Kagdugay-dugay, masunod na ko na. Kaya nga, may tuyo ko. May tuyo ko, ginamungod ko gin. Nasa siningaan na. May himo ko sa butang. Nga kala mo ang sa Diyos. Dugay-dugay, witness na ko. Ha? So after 2 months, nag-move ang Diyos. 6 na yung nabaptize. Sa balay, mga kuturan, sa mga nagatapas ang tubo. Wala kami kag-station mo sa kwan. Ang ilang mga kaliro, ari pa niyo. Ang kwan nila, mga bayo la. Wala, wala kami gawin pa niyo bawat. Bali rin niya, ano na? Sa kamigong gitara. Ha? Pag-preach ko mga kultura sa dry bones. Abaw. Di pa ka maayaw man sa Ginoo. Kakilatando pati yung tatay ko mga kultura. Sigong tao, wala sa Diyos. Masubong sa manahan ko na, wala kasing kamuhin. Why paglaong? Why kaluwasan? Why hope? Why natando ka mamay ko? Kaya tumunod sa Diyos. Ha? Pinapa mo lang ko ito, 21. Kung sa experience ako, ulang pa experience ha. Ayok pa. 3 years lang ako sa church at dinner ko. Pero ang Diyos, kung na-please sa inyo, you will be surprised, mga kapatid. Say amen. Pag-decision sa father ko makabaptize, naurungan ko, eh, tumaptize ha. Bisan ako rin mga kapatid, kaya sobra rin sa katuwid, gabing halamay mo. Daw mainaway ako mga nuk-nuk-anay, kabibdi. Bakit mag-sailo sa balkon at tumuntos ba na rin eh. Tay, tay, mag-sailo sa kwarto at tumuntos ba na rin eh. Ayan na tayo sa hala. So, yung takal sa atin. Sige, yan na lang na inyo. Huwag kami nag-stop. Sige, witness. Sige, Bible study. Kada gabi na daan niya, prayer kita. Bukan Bible. Ha? Praise the Lord. Kada gabi na, bukan scripture, i-expound gamay, tapos prayer. Muna? Ay, Diyos mo, please. Kaming Espiritu sa Diyos nag-upot sa balay ng mga kultura. Haha, praise the Lord. Ano pa? Bisan ako nung hindi ko kapati. Pag-decide sa father ko bang kutunan. Salamat sa Ginoo. Nakatala ito nga mo naman. Nga sa una, busy one man. Pero, patatay sa kutunan. Nga nag-liso sa Diyos. Kaya na-complete ang iyang kaluwasan. Nakalangat din sa kaluwasan. Praise the Lord. So don't worry. Bisan pa sa atong mga needs. I believe po na sa Ginoo. Ang mga kinaproblema ka, ang nasinita na nakabugatan, ang Diyos magahimo sa imo niya, you are more than conquerors. Promise sa Ginoo, himoon ka sa Ginoo nga maging conquerors. Tagaanya ka kusog nga maging conquerors ka mga kultura. Kung ang Diyos mag-bless sa imo, mag-honor sa imo, He will strengthen you. And He will honor you mga kultura. Mga trabaho, tara ng mga butang, gaupod na lang ang mga kultura. Ang mga gani, nga si Jesus, ang mga ang will ni Jesus, ni Lord Jesus, niya si keepers, the kingdom of God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang tanan na ilugang sa Diyos sa ato. Kaya kabalo na sa mga kautura. Kita na na sa Diyos ang mga kinakulanta. Hallelujah! Praise God!
One time ang witness kami ni Sister Tisig Kabala. Nagpang Bible study kami. Tising ko ang buto. Amon sa best, ang kasa sa likod. Pagpuli na ramon, dumaulan. Italipi ba lang? Nakatupa-tupa. Silingin na sa likod ko. Sige namin, diyan tayo niya kung burwil na kapag niya sakyan. Kaya siya, hindi tayo lang mabasaw. Yung bisan ko ulan niya, pwede tayo pa. Sige ko, ah, God will provide. Yes. Sige ba, sawa na niya sa single? Pero may punto man siya. Sa ako niya, mahal, may pagtuho ko yung sa Diyos. Ikaw naman ang mga buta naman. Nagagmay siya ng mga buta. Hindi lang pala. Sige, yun talang may bulsa din. Proud of you, yung po. Salamat niya sa Dino. Pag nasa ko si Mado, after 2 weeks, itawag si Pastor Kuluba sa ako. Yan, Jim. Yan, Jim, may ikwan din. May kambing maligya. Nabrabo lang. Ngayon ni nila ni Sister Maribel, ikinabaligyan ng mga kukula. Ngayon ni Pastor niya, may pundo ka na? Kuwagin. Kuwagin ni pundo sa mga kukula. Ito yung mga ladies, sabi ko, why man? Ito yung kanubo ni Brato ni. So, hindi nag sa mind ko. Pag naman, ito yung kinadalian mo, kinadalion. Muna, dadalian mo na. Ito yung pakarta. 20,000. Ito po tao sa niya, bunda niya itong itaong buhay kasi pagtuon. Nabi na dito ni Stan. Bisan na ano pa, alawan sa tao. Pero hindi na sila pagkikutong sa Diyos. Balibakan ka na nila. Hindi may mo. Sila yung kasariyasin ko, sige, okay. Ikaw ako ko. Hanggang ang mind ko, gas trouble ang mind ko. Sige, hindi makita ko ang tama. Dugay-dugay ka nagsitin sa mind ko. Silingin na, oh. Niyo ba papuan mo kina gusto ba? Kaya ano ba ako ng gusto? Kita na eh. Ang ibig at pasamahin ko. Niyo ba papuan mo kina gusto ba? Ano pa may ahaw niyo pa ko? Ano na term niyo sa inyo kung di ba gusto? Bola. Eh, purahot. Kiriwi. Ah, parihas mo kina sa karay ah. Eh, kiriwi. Eh, kiriwi. Sini ko, hindi ah. Sa Diyos siya, alakay siya ang tanah. He is a God of abundance. Sini ko sa Diyos, why do you agree with? God works in His time. Ang Diyos siya, mag-work siya sa iya time, hindi sa atong time, mga puto. Kung sa pinsan pa, hindi pa time, kaya mo na nga bulan, sa ato na niya. Kaya iyan na isang unbeliever, mga kuturan, ano pa? Kung sikto. Kaya matuod nila sa mga katawan sa Diyos, hindi niya yung bagay kung buhat kita tigiriwi. Kaya nga ang Diyos sa Diyos sa manggaranon na Diyos. Ang Diyos, the law of confession. Ito, God will provide. Ang Ginoo, mag-provide. Nakatula yun. Ang mga nag-ginabutang sa Diyos sa akong mga tao, ginapangkatuan ko, ay, why, sila nag-believer? Sila nag-believer? Ha? Dahil nakomplito ko yung mga kuturan, sa Pasko ng Dugang man, di, so na, nakuha kinamang mga kuturan. Dalay ako ng Diyos. Sila ko kay Sister Jessica, sino ko alam ako? Alam naging muno mo, gin-provide na sa Diyos. Kaya muno ko pala, oh, ahana. I-provide na sa Ginoo. Sino ni Sister Jessica? Yes! Tumbo man siya. Okay. Pero hindi na sa Ginoo, gamay na ako mga buta. Yes. Eh nga, opisyo ko, hindi ko reklamo ah. Hindi ko reklamo. Pato, ila ko yung mga basa sa ulan, mga kutura, mga Bible study, uli. Wala ko reklamo. Yes. Happy ko rin kanta, tapos gana. So nag-legal January, panigbos today. Pagpuli ko, no pressure. Yung nasiya ko lang nalang, 50 kanulong, no 15 ulan na motor. Ah,
Wala ka reklamo nga ako yung gamuno kung namit-tanim yung pagulang ko ba? Wala ko yun. Hindi, palit ako sa ito. I know, I believe nga ang Diyos na please sa ginibo ko. Amo lang na iyan, isa, mga please ko ang Diyos mga puto. Hallelujah! Sa mensahe yun sa ato, duty ito ni sa Diyos. Nga hindi kita iba ng mga tao. Kundi dahil kita ang mga tao, mga puto. Praise the Lord! Isa pa ka verse? Dabi nga status ng natin sa Ginoo sa ato. 1 John chapter 3, Hambalira, verse 2. Now beloved, we are as sons of God. Basahin niyo na lang ang Quran yung verse sa pamalandugi. Inaalam ang hambal sa Diyos, dira lang. We are a son of God. Dira mo makita ko na ng kakabulahan. Kapila na nang sulit-sulit, kapila ko na nabatian, but one day, one time, gin-impressin ko sa Gino, anong ituliwat sa Gino, gin-pupawag ko sa Gino. Napagbasa ko mga kutano, we are a son of God. And we are sons of God. Aakon hard mga kuturan, naghamba sa sunod ko, sige nyo na lang na. Amo na, ang impresyon ko. Kaya, kataas-taas sila ang status. Madamo sa mga tao na nag-search pa kung paano sila maging anak sa Diyos. Madamo sa mga tao na nag-desire kung paano sila maging anak sa Diyos. Mga rin yung kinaklaim na lang nila galing hindi ako galing mga anak sila sa Diyos, pero hindi mga puto. Bisan kulang, kag wala naglambot sa ilang kabuhin. Pero kinaklaim na lang nila. Kaya gusto man nila. Kaya ako ng pinakataas, pinakahayas na buta na malambot sa tao. Kung may pinakataas at pinakahayos na buta nga nalambot sa mga tao, ina, amo ang nalambot niyo. Ina ang nalambot na mga puto. Tiligos ko, tiligos ko, sige nyo na lang na. What I mean, kung siling ko kung waay makuyas ang pariya sa ila, waay kumanaatin mga kutura, ang mga na-attain sa mga tao sa kalibutan ng kabutan, siguin nyo na lang na, I'm satisfied sa ako na ampon sa Diyos. I'm satisfied to be called a son of God. And I know na mo ng pinakahayas ng kabutan. Amo na ang goal sa Diyos. Amo na ang mission sa Ginoo na nanaog sa Diyos sa dito. Ako ng tao, ma-reconcile sa iya. Parang tao, timuon niya ang mga anak niya ng kulturo. Everybody say amen. Amen. Kung isa na self-pity kita, kung isa na nagkakasignaw kita ng mga kulturan sa mga butang na wala sa ato, kung makita na sila mo doon, okay ang iba, doon okay ang ilang abo. May auto sila namin inabalay. Nagabatsya kita mga kulturan, ganda pinapakamabot ng ato tukulina. But no, hindi. Kundi ang pinaka tuon kag pinaka tunay nga nalambuton sa tao nalambot na ato mga kutuban ari na sa ato wala na kapulugan na kundi namin mabalan kubos ka na tao pagwaywaay ka na tao hindi kung na-realize na ito kung na lang ipasubong mga kutuban now niya kumakari ang Diyos. Yung wala pa mabalaan kung ano kita subong niya pero kumaka rin Diyos, eh, ang ginamit niya bala, dili pa takilala. Dili pa ma-appreciate sa iba kung ano kita. Kaya tingin kasi po sa ato ng mga tao mo. Di ba? Sa time gagawin ni Paul, mga slaves. Anak ang birth. But 1 John chapter 3, the Bible says, sinya kumaka rin Diyos, magpahayag ang Diyos niya kung ano siya, niya amuman ka mo mga mga. Wow, grabe. Kung ano ka honorable, kung ano ka kingly, kaka glorious, sining Diyos na ito, nga ginapaabot sa rapture, mga kultura, amo man kita, sining sa Bible, mga kultura. Hallelujah! Teka, kasubo pa kita.
Diyan kayo in-give pa kita. Ang mga gurong rason, na do kahapos sa iba mag haboy sa kaluwasan, sa ilang pagkatumulo, kay naway nila yung ma-realize na ang buta kang magsakit baka dreams kang mag-desire ka kung ano patutali tali maging pareho hindi man sala mag-desire no? Hindi man sala mag-vision pero di kung why yung mga ginaalaw sa Diyos inyo be content, di ba? Yeah, contentment is great gain. Godly contentment is a great gain. Ha? Nakama? Godly. Importante nga nagwas kita. Importante nga nag-alak kita sa Diyos, mga puto. Praise the Lord! Bible nag-ahambal. Kalinga diri. Ya even unto them will I give mine house and will my walls a place in a better name that of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Hindi lang alam na mas maayo ang alam ang iatag sa Diyos ako. Promise sa Ginoon. Kung no please natin ang Ginoon. If we take hold this covenant, sila sa Biblia, ang ngalan mo hindi papanas. Nag-represent ini mga kultura, nag-ahambal ini sa eternal life, sa eternity. It means maluwas ka upon sa Diyos. Hindi mawala, hindi ka mawala sa iyong kingdom. Hindi ka mapanas, hindi ka ma-cut off. Ang lawak, ang angalan mo, magpapalayo sa langit mga kultura. Say praise the Lord! Magkakabuhi kita upod sa Diyos. Mag-upod kita sa Diyos, mga kultura. For eternity. Diba si Ino, kamuna? Yan si Ino, yan before his translation, he was translated, sino niya, he was found nga nakapahamuhod sa Diyos. Si Ino, ikot up sa Ginoo mo, nagwala na, nga ikot up sa Diyos, nga ikuwaan sa Ginoo. Ang Biblia ng Hambal, na before sa iya translation, nasakwan na ining tao nga si Enoch, parehas nato, niya nasakwan nga nagapahamuot gali sa Diyos. Amo na ang iya kabuhi. Hindi ka kung ano, kundi na na-please ang Ginoo sa iya, na ining tao na si Enoch, nasakwan nga nagapahamuot sa Diyos. Kaya mo mala sa ato, I believe sa rapture, I believe sa pagkaris ng Ginoo. Before ang rapture, saan talaga hulat kita sa Ginoo mga kuturan? Ang dilit amo ina ang namin yun nga ang mga. Na maging faithful kita sa Ginoo. So, we'll make our himuunta atong kabuhi na maging pleasing sa Diyos mga kuturan. Do you love the Lord this morning? Yes! Kaya namin mga kuturan, nag-aupo talaga ang mga blessings sa Diyos. Kaya yun yung mga promise, hindi lang sa taga-church, Gentile church, kundi sa mga tao wala pa makalambot. Kung may ari dito sa Sininga, wala pa makainyonsol, pag wala pa makareconcile sa Ginoo, may chance di kita mga kuturan. Kaya hindi nga promise para sa tanan, para sa mga waay pa na kadangat. Kung ari dito may mga bisita kami dito, may mga friends kami dito, nga nag-resal, nga gusto ma-bless ang Diyos, gusto ma-heal sa Diyos, gusto pakabayoon sa Ginoo mga kuturan. Then, ang Ginoo nag-aagda sa aton. Kaya ang Diyos bukas mga kuturan, nga maghatag sa iya mga promise sa aton. Kaya ang Diyos may promise mga kuturan. Then, ang Bible nag-ahambal, praise the Lord! Hallelujah! Ang Biblia mga kuturan nag-ahambal dito, sinya even, verse 7, yeah, even then I will bring to my holy mountain, holy mountain that represents some church, and make them joyful in my house. Himuon kita sa Diyos kung may malibayon sa mga kultura. Maging happy kita, kapag muna sa presensya.